Kinagabi, Oriental Mindoro, ikalabing apat sa buwan ng Abril taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, 5 taong gulang na bata dinangay umano ng textmate ng ama. Asukal mula sa sasa, kumikita ang kabuhayan, hatid ng DOST. At ilang bahagi ng Calapan River, kailangan na muling palalimin at paluwangin. At sa detalye ng ating mga balita, bagamat maayos pa rin sa kabuuan ng sitwasyon ng Calapan River, may ilang bahaging nangangailangan ng muli ng pagkapalalim at pagpapaluwang. Ito ay ayon kay City Environment and Natural Resources Department Head Wilfredo Landicho. Ayon sa opisyal, kabilang sa kailangang palalimin muli ang bukana ng ilog, habang dahil naman sa pagtambak ng mga dredge materials, mula sa huling paghuhukay, kailangang paluwangin ang bahagi ng Calapan River sa Barangay Lalut. Aniyan pa, pinipilit nilang maging malinis ang ilog sa kabila ng pagkakaroon pa rin ng mga pasaway na mamamayang paulit-ulit na nagtatapon ng mga basura dito. May mga itinalaga rin silang mga tagalinis ng ilog na silang regular na nag-aalis sa mga basurang itinapon dito. Samantala, upang mas mapadali ang pangangalaga sa Calapan River, lalapit anya sila sa mga barangay na nakasasakop dito sa kalunsuran upang hingin ng tulong ng mga ito. Sa ibang balita, sa kanyang pagdalo sa graduation ceremony ng Mindoro State College of Agriculture and Technology Calapan City Campus, hinikayat ni Department of Labor and Employment Region 4 Mima Ropa Regional Director Attorney Alvin Villamor ang mga bagong graduates na agad subukan ng kanilang pagkakataong ma-empleyo sa pamamagitan ng gaganapin Labor Day Job Fair sa Mayo 1. Payo niya sa mga nagsipagtapos magdala ng maraming resumes at application letters. Dahil tulad ng taon-taong kaganapan, maraming trabaho ang bubuksan sa nasabing araw. Sa kasalukuyan, base sa pinakahuling update mula sa provincial peso, may una ng 10 hanggang 12 local companies at 4 hanggang 6 na overseas ang kumpirmadong magbubukas ng trabaho para sa mga Mindorenyo. Ang naturang bilang ay posible pang madagdagan bago sumapit ang Labor Day. Samantala, positibo naman ang tugon ng mga nagsipagtapos sa imbitasyon ni R.D. Villamor. Para sa kanila, isa itong magandang pagkakataon para sa mga fresh graduates na tulad nila na masimulan ng pagpasok sa mundo ng empleyo at paggawa. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Kasi, hindi dahil kay Mayor Arnam, kami ay di magkakaroon ng sariling lupa. Nung kami dinimolis, wala naman kaming pambili ng lote para mapagpatayo ng bahay. Sa ngayon, kami masaya, naging maayos ang aming tahanan, hindi katulad nung kami nasa squatter area. Magbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magkaroon ng housing ng bahay para higit pang mapalakas mapagkatapos. Sapagkat niniwalaan tayo ang tao may sariling lupa at bahay, malakas siya. Empowered kaya sa lusot ng Palapan Darby at Parawan, walang squatter na sapagkat may sariling bahay at lupa na. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes.
Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Ang tuloy-tuloy na paglulunsad ng mga pagsasanay ng iba't ibang uri ng kabuhayan mula sa mga natural na materyales. Ito ang siyang kabahagi at isinasagawa ngayon ng Department of Science and Technology Oriental Mindoro sa grupong StanPron o samahan ng mga taong nagtataguyod ng produktong natural. Ang StanPron ay naging beneficiaryo ng programang GIA o Grants in Aid ng DOST noong 2014. Kung saan ay nabigyan ng nasabing grupo ng libreng training sa NIPA Vinegar Production at NIPA Tapping. Bilang patuloy na pagsuporta ng DOST, ang NIPA Sugar Production naman ang o paggawa ng asukal mula sa sasa, ang pagsasanay na ipinagkakaloob sa nasabing grupo. Ito ay kauna-unahan sa MIMAROPA kung kaya't kinailangan pang makipag-ugnayan ang DOST Oriental Mindoro sa pamamagitan ni Provincial Science and Technology Director Jess Pine sa Cagayan State University kung saan ay binahagi ang kanilang pag-aaral at resulta sa pagsisiyasat. Base sa pag-aaral, pinabubulaanan nito ang paniniwalang ang harvest ng NIPA sap ng alas 2 na madaling araw ang siyang pwedeng gamitin lamang sa sugar production. Paliwanag ito, dapat ay malinaw lamang at kailangang gamitin agad sa looban ng 4 oras matapos ang pag-aani. Napag-alaman rin na mas maraming asukal ang napoproduce ng mga NIPA o sasa sa mga coastal areas kumpara sa inland. Bilang patunay, nakapag-produce ang StanPron ng 350 grams ng asukal mula sa naipong 3.5 na kilo ng NIPA sap. Nagpapasalamat naman ang StanPron sa DOST sa patuloy nitong pag-alalay sa kanilang samahan, lalo na sa usaping teknikal. Anila, malaking advantahe para sa kanila ang bagong kaalaman. Una, mura at available ang mga materyales na kakailanganin nila. Ikalawa, madaling gawin o sundan ang proseso. At ikatlo, itinataguyod nito ang pagtangkilik sa mga organikong produkto. Bilang isang alternatibong pagkakabuhayan, bukod sa NIPA vinegar, tinatayang nasa 15% yield o kita kung saan ay maaaring ibenta sa halagang 300 at 50 piso kada kilo ang kanilang asukal na mula sa sasa. Ang tabayanan ay iba pa mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Ibalik ang kayusan, ibalik ang bagong kalapan. Action agad mo sa bagong kalapan. Ibalik ang kayusan, ibalik ang bagong kalapan.
May pagbabago. Misyon ng Calapan Waterworks na ipagpatuloy ang agos ng pagbabago sa Calapan. Hindi na kailangan magpaigib sa malayong lugar dahil bawat bahay nagsisimula ng magkaroon ng sariling supply ng tubig. May kaunlaran. Tubig na ligtas inumin dahil sa water treatment technology. May tiwala. May pag-asa. Asahan po ninyo hanggang may Calapan Water. Sagana ang daloy ng buhay. Perwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sinumang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Sa pagpapatuloy na ating mga balita, mariing di sumang-ayon sa panukalang pagtatayo ng isang coordinating office para sa usaping pagbaha at kalikasan si Vice Governor Yumerlito Dolor. Ayon sa Vice Gobernador, inihain na naturang suhestyon sa nakaraang pangkalahatang pag-inig na idinaos ng sangguniang panlalawigan. Dagdag puntos pa rin ang nasabing opisyal, may mga tinatag ng tanggapan ng pamahalaang nasyonal at lokal para dito at implementasyon na lamang ang dapat tutukan at suportahan. Nangangahulugan rin ang bagong opisina aniya ng karagdagang pondo at tao. Talagang hindi maging katanggap-tanggap kay Vice Gov nung nag-report. Yung rekomendasyon na mag-create na naman ng coordinating office para sa lahat ng efforts na to, sabi ko sa kanila, office na naman. Dagdag bureaucracy na naman, dagdag tao na naman, at dagdag pondo ulit. Samantalang gumawa ang batas ng Department of Environment and Natural Resources, ang pamahalaang panlalawigan, gumawa ng departamento ang tawag, Provincial Environment and Natural Resources. Kasama dito ang forest management, water management, ang iso ng flooding, kompleto na ng pag-aaral. Ang kailangan lang i-implement. Kita na natin ang problema. Nandiyan na yung kakulangan sa pondo. Kung hindi kaya ng pamahalaang panlalawigan at ng mga pamahalaang bayan, nandiyan ang pamahalaang nasyonal. Yung pamahalaang nasyonal ang magpondo dito. Kasi ang akin dito, kahit gaano kaganda ng kalye ni pinagagawa, kahit gaano karaming farm inputs ang ibigay ng pamahalaan sa mga farmers, kung tuwing uulan, matatabunan ng kanilang palayan, useless. Magsimula tayo sa basic na problema. At ang basic na problema ng ating bayan, pagdating sa Nauhan, Victoria, Calapan, Bako, a little part of San Teodoro, tuwing uulan, natatakot na ang mga mamamayan sapagkat nandyan na naman ang banta ng pagbaha. Mahalaga pa rin ayon kay Vice Governor Dolor na pagtuunan ng pansin ay ang kakulangan ng mga ahensyang itinatag ng gobyerno. Palakasin at siguruhin kumikilos sa mga ito na naaayon sa kanilang mandato. Samantala, sa nakaraang sesyon ng sangguniang panlalawigan, sinabi ni Vice Governor Dolor na hanggang sa mga oras na iyon ay wala pa rin natatanggap na pinal na report ng Task Force Iwas Baha ang kanilang tanggapan. Batid ani ang paghihintay ng taong bayan at responsibilidad nilang ilahad ito sa mamamayan.
Paalala pa ng opisyal na sa recess lamang ang nakarampang kalahatang pagdinig na kanilang ipinatawag at hindi pa ito tapos o adjourned. Matapos aniya na matanggap nila ang report ng Task Force Iwas Baha, ay agad nilang ire-resume ang hearing upang madinig naman ang boses, damdamin at opinyon ng mamamayan, higit lalo aniya ang mga naging biktima mismo ng nakaraang malawak ang pagbaha sa lalawigan. Iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Narito na si Supermar! Saklalo! Saklalo! Buong tapang na sumugod sa Central Visayas sa kasagsagan ng bagyo. Magnanakaw! Magnanakaw! Malaking ibinaba ng kriminalidad. Sa proyektong Lambat Sibat ni Supermar. Dahil kay Supermar, lumago ang ekonomiya. Nagkatrabaho ko, pati ng 1.3 milyong Pinoy. Lahat yan, ginawa ni Supermar. Supermar! Simpleng Mar lang po sa tuwid na daan. Services offered: preventive maintenance, overhauling, body repair, wheel alignment, wheel balancing, aircon cleaning, painting, car wash, electrical repair, general job repair, be a 5 years warranty or 160,000 kilometers, whichever comes first. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maluhaluhang nanawagan ang isang ginang sa sinumang nakakita sa kanyang apo na si Mark Ryan Magnaye. 5 taong gulang na isuli ito sa kanila. Ayon dito, Biyernes, Abril 8, nang mawala ang bata matapos umanong isama paalis ng isang babae na nakilala lamang nila sa pangalang Apple Rambolo at di umano'y taga Mamburaw, Occidental, Mindoro. Si Apple ay nakilala sa text ng ama ng bata at kahalaunan ay tumira sa kanilang bahay. Iniwan umano nito si Ryan kay Apple upang magtungo sa trabaho. Ngunit pagbalik nito kinagabihan ay wala na ang dalawa. Bagay na labis nilang ipinagtaka. Noong una ay sumasagot pa nila si Apple sa kanilang mga tawag at text. At sinabing nasa Mamburaw ito at pabalik na. Ngunit mag-iisang linggo na mula nang umalis sila ay hindi pa rin nakababalik ang mga ito. Hindi na rin nila makontak si Apple. Ako po ay nananawagan kung sino man ang nakakita doon sa aking apo na si Mark Ryan Magnaye. Pakisauli naman po kasama yung babae na nagkidnap sa kanya, dinala niya. Pakidala naman po. Kung sino man po nakakilala, pwede po nilang dalhin sa Black Tree. Doon ako nagtatrabaho kay Marian Tagupa Brukal. Pakidala na lang po doon. O kaya ay sa Ibaba West. Doon po kami nakatira ngayon.
kung pwede po ipaki-contact po sa number na 09-08-5720-581. Doon po ninyo ako makukontak. Sana naman po may makakita. Dahil isang linggo na po siyang nawawala ngayon. Kasama nung babae na si Apple. Yung po tinatawag na Apple. Apple, kung nakikinig ka o nakita mo mga pakisauli naman ang aking apo. Dahil isang linggo na kayong hindi nagpapakita sa akin. Nagte-text ako, hindi mo na sinasagot ang cellphone, natawag ako, hindi mo rin sinasagot. Pakisauli ng bata, hindi mo naman yan anak. Dahil isang linggo na. Kung sino man nakakakilala kay Apple, pakisauli naman o pakituro naman po kung sino man nakakakilala sa babaeng yan. Humingi na sila ng tulong sa pulisya sa paghahanap sa dalawa. Muli, sa sino mang nakakilala o nakakita kay Apo Rambolo at kay Mark Ryan Magnaye, maaaring makipag-ugnayan sa numero bilang 0908-5720-581. At maaaring nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoranyo. Ako po si Ma Francisco. Maraming salamat po sa inyo. Pagsubaybay.